Si Yeso Kristo'y nabuhay, sana'y sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay pinagdiriwang ng inang simbahan ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon, ang anunsasyon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio at sa Mahal na Birhen para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, Bugtong na Sakana ng Ama,
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya sa Diyos na totoo at tao rin namang totoo ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagkadiyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaas ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao? Na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Immanuel, sapagkat ang Diyos ay suma sa atin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, handa akong narito upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautosan ang mga turo mo, ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo ay ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulot mo't pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinasawalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo ay manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin, at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog
na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito inihahandog ayon sa kautusan, sa kanya sinabi, narito ako upang tukdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog sa kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Purihin ang Jesus, salita ng tao sa pagsako sa sala ng sansino ko. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumas sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating nakikiisa mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Ngayon po ay pinagdiriwang ng ina ng simbahan ang dakilang kapistahan ng pagdadala ng magandang balita ayon sa Panginoon. Ito yung tinatawag na anunsasyon, the annunciation of the Lord. Ito po ay kalimitan at sadyang ipinagdiriwang ng March 25. Nagkataong ang March 25 ng taong ito ay Lunes Santo. At hindi kaya nating ipagdiriwang ang dakilang kapistahang ito, kaya minarapat ng simbahan na ipagdiwang ito yung araw unang-una pagkatapos ng Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. At ngayon po pumatak iyon. Ito po yung pagbabalita ng anghel kay Maria na siya'y magiging ina ng Diyos. Yun ang anunsasyon. Ito yung pagbibigay ng sarili at oo ni Maria sa Diyos upang makibahagi sa malaking plano ng katubusan ng mundo. Ito po yung pinakadakilang misteryo kung paanong ang Diyos sa laki ng kanyang pagmamahal pinili maging tao para iligtas tayo sa kasalanan. Ang sabi ng mga santo, ito ang bukang liwayway ng ating kaligtasan, sapagkat saktong siyam na buwan pagkatapos nito, ipagdiriwang natin ang pagsilang ng Panginoon. Ano po ang hiwaga ng napakagandang misteryong ito ng dakilang kapistahan? Ito po yung paaniyaya sa bawat isa sa atin kung paanong makikiisa ka sa kalooban ng Diyos. Kung atin pong masusundan ang mabuting balita, kung kayo si Maria o kayo'y malapit ng ikasal, tapos mababalita ang buntis ka sa palagi ninyo sa panahong ito. Yung malapit ng ikasal, tapos nabalita ang buntis, anong gagawin ninyo? Huwag ko kayo nakatingin lang sa akin. Mag-isip din kayo ng kaunti. Sama-sama tayo mag-isip. Tutulog na kayo eh. Siya. Kapag ka ngayon nangyari ito, nakapost sa social media ang aming kapitbahay, kakasalin, buntis. Yun. Yun ang mangyayari ngayon. Trending sa social media, kakasalin na buntis. Alam po ba ninyo nung panahon ni Maria, napakadelikado nitong gawaing ganito. Yung mabuntis kang wala kang asawa, kapag ka nabalitaan ng mga tao, ikaw ay babatuhin hanggang mamatay, sapagkat iyon ay isang mortal na kasalanan. Pero tingnan ninyo ang pagtitiwala ni Maria. Sa kabila ng takot, huwag niyong isipin hindi natakot si Maria. Natakot siya. Kaya nga siya nagtanong, sabi niya sa anghel, paano mangyayari ito? Ako'y dalaga. Paano nga mabubuntis ang dalaga? Napakahirap ho noon. Mahirap mabuntis ang dalaga na walang asawa. At kahit nung panahon ni Maria, yun ang tanong niya sa anghel, paano mangyayari ito? Ako'y dalaga, ako'y walang asawa. Pero ang buong pagtitiwala ni Maria, ipinahayag niya nung sinabing, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Para pong napakadaling sabihin. Pero kapag ka ipinahayag iyon, at nung ipinahayag yun ni Maria, kaakibat doon ang takot na baka siya'y batuhin, ang pangamba na baka siya hindi tanggapin ni Jose, ang pangamba at problemang baka siya itakwil ng kanyang mga magulang. Pero nanaig kay Maria ang tiwala sa Diyos. Yun po ang paaniyaya sa atin. Hindi naman tayo lahat buntis. Huwag kayong umasang kayo ay mabubuntis na lamang. Pero sa pagpapalalim ng pagninilay, kapag dumadating ang pagkakataon, hindi mo alam ang gagawin sa iyong problema. Hindi mo alam ang sagot
sa iyong pinagdadaanan. Matindi ang iyong takot dahil sa dumadating na pagsubok sa buhay. Kanino ka nagtitiwala? Kanino ka tumatakbo? Kanino ka nagbibigay ng iyong sarili? Yun ang paaniyaya ng misteryong ito. Yung tayo, sa kabila ng ating maraming pangamba at takot, palaging magbigay tiwala sa Diyos. Alam niya kung paano lulutasin ang ating problema. Alam niya kung paano matatapos ang ating pinagdadaanan. Magtiwala ka lamang. Alam ko pong kayo'y may kanya-kanyang karanasan. Yung parang hirap na hirap ka, tapos nagdasal ka, nagpamisa ka, bumisita ka sa simbahan, nalutas na parang ang sinabi mo na lamang ay salamat sa Diyos. May kanya-kanya po tayong karanasan ng ganoon. At minsan hindi na natin napapansin, yun ang nagpapatibay ng ating tiwala sa Diyos. Yun ang nagpapatibay ng ating pananalig sa Diyos. Kaya mga minamahal, paaniyaya ng pagdiriwang na ito, kayo po'y magpatulong kay Maria sapagkat siya ay halimbawa ng malaking pagtitiwala sa Diyos. Tingnan ninyo, noon naman kayo nag-asawa, hindi kasama doon ang inyong pangako na kayo'y magsasama habang buhay. Alam ba ninyo kung ilan ang magiging anak ninyo? Alam ba ninyo kung anong mangyayari sa inyong anak? Alam ba ninyo kung kailan mag-aasawa? O kailan ba magkakaproblema ang inyong pamilya? Hindi naman eh. Hindi nyo namamalayan nung kayo'y pumasok sa pagmamahalan, nagbigay kayo ng inyong tiwala. Si Maria, kaya buo ang kanyang tiwala dahil siya'y nagbigay ng pagmamahal sa Diyos. Paaniyaya sa ating lahat, magmahal po tayo. Sapagkat ang taong nagmamahal, handang magtiwala. Ang taong nagmamahal, kayang magsakripisyo sa ngalan ng pagtitiwala. Ang taong nagmamahal, kayang umunawa sa kabila ng mga pinagdadaanan. Kaya nga po sa banal na misang ito, mamaya pagtanggap natin kay Kristo sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Panginoon, bahaginan mo po ako ng malaking tiwala ng iyong ina sa malaking pagmamahal ng Diyos upang sa aking pang-araw-araw na buhay sa kabila ng takot, pangamba, problema, kasalanan at mga pinagdadaanan, patuloy akong maging puno ng pagmamahal upang unti-unting ang aking pagtitiwala ay maibigay ko ng buong buo sa iisang Diyos na siyang sumasagot at nagbibigay kasagutan sa lahat ng pangamba at takot sa buhay. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tayo po ay saglit na luluhod upang pagnilayan ang pagkakatawang tao at pagbati sa mahal na birhen upang maging ina ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsipo po ang lahat. Ito din ay tumahimik na ang pon ay tumindi bilang upong natin. Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan, upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral nito noon pa mangang iyong anak ay magkatawang tao, ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y naging di naiiba sa amin noong lukuban ng Espiritu Santo ang mahal na birheng nananalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo iniyayina, Pamaskong maamuto pa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bangot wakas, Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, lagi tapat kailanman. Si Kristo'y inihayina, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bago't wakas, ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
taga Israel, bayang sabit kanila ihayag pag-ibig niya'y tunay ng itapat kailanman. Si Kristo inihaina Pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pinananaligan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pagkabuhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong ninyo sa ating documentation program upang maisaayos natin ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private informations na ibabahagi sa amin. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang maging matagumpay ang proyektong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid,
Manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa kay Kristo laging magtiwala. Salamat sa Diyos. Hallelujah, narinig.